Mula din sa Dubai, si Junie Sorsano. Junie! Shout out ako kay Vozzy. Hi, Vozzy. Shout out ako sa'yo. Eto si Junie. Ayan, good morning, Junie. From Dubai. Hi, Dong. Hi, and versus Beauty. Hi, Junie. Happy New Year sa mga dalawa. Happy New Year. Okay, thank you so much for the chance na makausap ko kayo sa Zoom or dito sa live. Ayan, siguro yung question ko kasi medyo nadaanan natin kanina, pero for the sake of our mga fans and of syempre mga late tuners, ayan, yung tanong ko is actually I'll go with, let's say, with Miss Beauty muna. Ayan, so dahil bagong kapuso. Okay. So working with, let's say, how was it working with, with Ding Dong Dantes? At ito yung gusto nang malaman ng mga fans. Ano ang na-discover mo sa kanya as an actor? Kasi first time mo makatrabaho. It was an ease working with him. He's very professional. He's very intuitive. He knows what he's doing and it's easy. And actually, yung na-discover ko sa kanya, which I really admire about him, is that he's a family man. Yun yung lagi namin pinag-usapan namin after the take about his kids, our family, his wife. And that's what I really admire about him, na ang sweet-sweet niya sa family niya. And of course, palabiro pala siya. So nakakatuwa naman kasi ang heavy-heavy ng mga ginagawa namin. Pero behind that, after the take, he makes jokes with everyone. And nakakatuwa naman na, you know, naging relax rin ng lahat. And yeah, it was a wonderful experience. Everybody was nice, especially and the direct Dom and the staff. They're all nice. Kaya, thank you. Hello? Yung next na question ko naman is for Ding Dong Dantes. So, I know kasi na tawag nito, pagdating sa acting talaga at matagal ka na sa industriya. So, actually, my question is actually the same. Ano yung na-discover mo naman for Beauty as an actress? And what makes her different siguro sa mga lahat ng mga naka-partner or naka-love team mo sa it's either movie man yan or soap opera? Very, very interesting yung na-discover ko kay Beauty. Aside from the obvious na magaling siya, hindi ba? Tsaka yung kanyang initial physical appearance, yung galingan niya sa kagalingan niya sa pagganap ng roles, which we've seen sa mga latest na pagganap niya sa GMA. Nakita ko na bukod sa pagiging actress or pagiging isang actor, beyond that, may mas malalim siya talaga na artistry sa kanyang kaluluwa, 'di ba? Parang kasing she's into so many types of art. She appreciates art in general. And sa tingin ko kasi yung pag-arte, isang bahagi lang yan ng artistry eh. So kumbaga, although hindi pa nakikita masyado, especially on TV, pero sa, like with the books that she carries, doon makikita mo talaga yung kanyang passion sa arts eh. And nakakatuwa yun, di ba? Parang na ganun yung commitment sa craft na to dahil it goes beyond just acting. Okay, yung last question ko naman, this is for us as your fans, no? So I understand pandemya pa din, right? In the Philippines. So gusto lang namin malaman, you as an actor and actress during your shoot, ano yung big difference ng yung normal days before that you guys are like shooting now and filming in this pandemic time? Kasi syempre makikita lang namin is yung, 'di ba, yung final result nyo na sa TV and all. Pero how was it working during pandemic time? Doon ka magugulat kasi syempre 'di ba minsan kapag may mahirap na sitwasyon, mas lalabas yung kagalingan ng tao eh, 'di ba? So first makikita natin yung kagalingan ng ating writers because nakaisip sila ng isang way kung paano gumawa ng isang compelling story using just 6-7 characters, kami-kami lang. Tapos, syempre, kasi may mga limitations yan na we only have to shoot within a bubble. So lahat ng mga locations should be close to each other in terms of proximity. So ganun, lahat ng factors yung considered. Plus, syempre, limited din yung
kumbaga, yung mga action, di ba, hindi na masyado. Kung dati, karamihan, 50% na napapanood mo action, ngayon, limited na. Kasi syempre, yung medyo yung physical contact, nililimit nung ibang productions yan. Pero kami talagang, nag-quarantine pa kami ng 10 days sa isang facility para pagdating namin sa bubble, talagang safe kami lahat. You know, we have PCR tests before, during, and after para pag-uwi rin namin. Siguradong wala kaming maiuwing virus sa mga tahanan namin. So, ang daming mga dagdag na steps. Pero all these steps are to ensure that, you know, we're safe and that we're able to deliver yung trabaho namin still with quality and at the same time with safety and security. Okay, I wanted to hear naman yung side ni Miss Beauty during sa shoot. Narito nga na pandemic, more on adjustments na pwede niyang nagawa mo. Beauty, naka-mute. Pa-unmute please, Miss Beauty. Sorry. Yes. Okay. This is my second. I wanted to ask kasi yung question na yan is because we wanted to appreciate more yung mga ginagawa nyo as an actor and actresses. Kasi I know, kumbaga yung goal nyo is for us to be entertained sa lahat ng mga shows nyo. Gusto ko lang maintindihan yung hardship na ginagawa nyo during this pandemic time sa shooting days nyo. Yeah, I understand, Junie. Well, for me kasi the difference lang now than before is walang recalibration. You know what I mean? Hello? Ayan, go ahead. Okay, go ahead, Beauty. Yes. Bigla. May nag-feedback eh. Oh, okay, go ahead. Oo, akala ko nagsalita yung painting sa likod ko. Joke lang. Anyways, yung first lang ngayon kasi walang recalibration. Unlike before kasi na nakaka-uwi pa kami, we get to think na tama ba yung nagawa ko? Okay ba yung pag-delivery ng lines ko? So, yun yung kakaibahan ngayon. I mean, yung pag-flow ng storya. Unlike before kasi, nagsisimula kami sa beginning tapos papuntang ending. Ngayon kasi pag naglalock and taping na, we jumble everything. Sometimes we start from the ending to the beginning. So, it works for suspense show kasi talagang you're on your toes. Kailangan suspense kayo parate. Kaya I'm very confident with this alternate na it will really work. But, kasi of course, it's a beautiful story, but you know, that's the difference lang now na parang sa akin lang, in my opinion, there's no times to reflect, there are no times to reflect on what's really happening on the show. Kasi before kasi you can adjust it, kasi every day pa yung taping, when you know the other segment of the story doesn't work, you can really adjust it. But now, you are compacted to one story. So that's the challenge now of the actors and actresses and also the directors. And I'm very confident with the story of Alternate that it will really work kasi talagang maganda at very well written talaga and very well directed by Dom Zapata. Okay. Okay. So, yun, thank you, Julie. Okay, so ayun. Yeah, yun, that makes sense. Or am I talking too much? Yeah, that's actually okay. At least kami, no, as your fans, we now understand yung double hardship na binibigay nyo with your craft and with this project na meron kayo. Kaya ako, in behalf of all OFWs, not only just in Dubai, but also sa buong Middle East, and we will be very excited, syempre, and also going to support your show. Kaya congratulations sa inyong dalawa. Of course, sa buong production team na alam ko nagbigay ng effort. Kaya Happy New Year and thank you so much for having me this morning. Thank you, Junie. Basta, Junie, rest assured na sa GMA, we will never stop you know, producing shows like this para siyempre sa ating mga kababayan na hindi natin makikita. Thank you. All right. Thank you, Junie. Ingat kayo dyan sa Dubai.